Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Bakit kaya ang saya-saya ko? Walang araw na hindi ko masaya mula nang tumira sa bahay si Sunshine. Bagay na bagay na talaga sa kanyang pangalan ng Sunshine. Teka. May babaeng malayo pa nakakindi na sa akin. Oh, pinsan ko pala yun, ha? Insan! Kuya Albert! Sabi ko na nga ba eh. Ang maganda kong pinsan ng kasalubong ko eh. Malayo pa eh. Lapan-lapan na ng pagkakangiti. Ano, kumusta? Puti mo ngayon, ha? Day off mo yata. Oo. Day off ko ngayon. Kaya ako nakalabas ng bahay. Ikaw, kumusta ng pag-aaral mo? Kailan ka matatapos sa pag-aaral mo? Isang taon pa. Graduate na ako. Ako, timing talagang pagkikita nating dalawa, no? Bakit? Dayo ko na rin ngayon. At sahod ko pa kahapon. Kaya, tamang-tama. Banding tayo sa bahay. Asus! Banding tayo sa bahay. Style mo, bulok. Pag ganyan ang tirada ng mga pangungusap mo eh, alam ko na. At kung hindi ako nagkakamali, eh maipapakilala ka na naman sa aking babae. Oo. Kaya, mamamalingki ako bago ko ipakilala sa'yo ang babaeng pakakasalan ko. Ganito ang nararamdaman ko. Magkasama nga kami ni Conrad, pero hindi naman exciting. Oh, kanina ka pa tahimik, sweetheart. May problema ba? Ramdam ko, ang lalim ng iniisip mo eh. Hoy! Ha? Ang layo-layo ng iniisip mo. Magkasama nga tayo, pero parang iba yatang nasa isip mo. Eh, pasensya ka na. Bigla lamang may naisip ako eh. Tama ka nga. Dahil si Albert ang nasa isip ko. Kahit sino, pwede mong isipin. Pwera lang ang lalaki, ha? Ah, oo naman. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Conrad, mahal kita. Ganda-ganda mo talaga, Claudia. Ang ganda-ganda mo. Conrad. Asenso ka na yata ngayon, Insan, ha? May pinta na ang bahay mo. Oo, nakakaya naman kasi sa magiging hipag mo. Kung hindi ko pipinturano. Liga. Uli ka. Nandyan ba si Yasmin? Wala. Asa, sure pa yun. Si Sunshine ang nandyan. Yung nobya mo? Nobya ko na ko lamang nakakaalam. Ha? Ano? Nobya mo na ikaw lang nakakaalam? Ano yun? Ibig sabihin, ako lang ang nagmamahal sa kanya. Naku, anak ka naman ng tipaklong. Kala ko kung totoo nang makakahigop na ako ng mainit na sabaw. Sa panaginip mo lang pala siya nobya. Oo, kaya huwag ka maingay. Kaharap mo na siya. Hindi kasi ako nakapagtatapat sa kanya ng pag-ibig ko eh. Ha? Liga, pasok ka. Dali ha. Sunshine! May bisita tayo. Andito yung pisang ko. Ah, sandali lang. Nariyan na ako. Papatayin ko lang itong stove at gasol. Busis ni Ma'am Audrey?
Akala ko nung una, kung patitirahin ko dito si Claudia, ay may kausap ako palagi. Ganun din pala. Mabuti pa yung anak ko. Kahit palaging nasa labas, hindi ako nakakalimutang puntahan dito sa kwarto ko sa tuwing dumarating. Hindi katulad ni Claudia na bihira kong makita. Kumusta na kaya ang anak ko? Nasaan na kaya siya? Audrey, anak, nasaan ka man? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Oh, may kumakatok. Sino kaya to? Hindi naman siguro si Claudia. Dahil hindi na siya kumakatok pag pumapasok dito sa kwarto ko. Si Dolor naman, kakatok ka. Pero bubuksan na. Ay, teka, baka yung hardinera. May tatanungin naman siguro. Bukas yan! Umasok ka na! Ma'am Aurora? Alicia? Ikaw? Papalit muna ako ng damit ko sandali sa kwarto, ha? Habang hinihintay natin si Sunshine. Dito ko lang binsan, ha? Okay. Ah, Albert, tamang-tama ang dating mo. Nakaluto na ako ng kanin. Ulam na lang. Ah, Ma'am Audrey? Oh, may dala ka na bang lutong ulam? O magluluto pa tayo? Oops, may bisita pala kami. Ikaw ba yung sinasabi ni Albert na bisita niya? Ma'am Audrey? Ikaw nga ba to? Ano ka mo? Tinawag mo akong Audrey? Ma'am Audrey, ikaw nga! Ikaw nga si Ma'am Audrey! Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito sa bahay ng pinsan ko? Tagal-tagal ka nang hinahanap ng mama mo, ah. Huh? Oh, Sen. Bala, kaibigan ka talaga, no? Hindi mo na hinintay. Kuya Albert, paano napunta dito si Ma'am Audrey? Anong ginawa mo sa kanya? Teka. Sinong Audrey sinasabi mo? Siya! Siya si Ma'am Audrey! Ang anak ng amo ko! Ha? Na nawawala! Anak ng amo mo? Oo! Ah, Ma'am Audrey, bakit ganyan ka? Bakit parang hindi mo ako kilala? Kilala mo ko? Audrey ang pangalan ko? Ah? Ano? Audrey ba ang tunay kong pangalan? Ang alam ko, ikaw si Audrey. Maliban lamang kung mayroon kang kakambal na anak ng amo ko. Kasi kamukhang-kamukha mo si Ma'am Audrey. Teka muna. Parang naiintindihan ko na. Kaya kumalma ka lang, ha, pinsan. At parang alam ko na ang nangyayari. Alicia, ikaw pala. Akala ko kung hardinera namin yung pumasok. Lumapit ka sa kama ko. Oh, pasensya ka na, ha? At nangihina ako. Siya nga pala. Mabuti naman at nakapasyal ka dito. Bakit naman hindi ka na pumupunta dito? Ha? Lagi nga kitang tinatanong sa anak mo, eh. Lagi naman niyang sinasabing busy ka raw. Ma'am Aurora, ipagpaumanhin po ninyo pero talagang miss na miss ko ng anak ko. Kaya ako naglakas loob na pumunta dito. Pinapasok naman ako ng hardinera ninyo. Ito naman, oo. Bakit ka naman maglalakas ng loob na pumunta dito? Dati ka namang pumupunta dito.
Ay, ako nga ang nagtataka kung bakit hindi ka na nagpupunta dito. Lagi kitang pinapatik sa anak mo para kunin mo ang mga labada mo. Pero laging sinasabi ng anak mo na marami ka raw tanggap na labada. Kaya sa iba ko na lamang pinalalaba ang mga damit ko. Kalsada si Ma'am Audrey at nagkaroon ng amnesia? Ah, oo. Dagdag pa niya ng hindi magandang nangyari sa kanya bago siya kamuntik masagasaan. Kaya, yun. Nagkaroon ng amnesia. Ni pangalan niya hindi niya talaga maalala. Hindi niya alam kung saan siya galing at saan siya uwi. Kaya, dito ko siya dinala sa bahay. Oo, ganun ba? Oo. Gustuin ko man siyang ipagamot, pero eksakto lamang ang matrikula ko sa araw-araw na pangangailangan namin ng kapatid ko, sinasahod ko, sa trabaho ko. Eh kung ganun, kailangan palang maipagamot sa espesyalista si Ma'am para madaling bumalik ang kanyang alaala. Eh wala nga akong pera. Kuya Albert, mayaman tong si Ma'am Audrey. Anak siya ng amo ko na super yaman. Ano? Oo. Kaya kung may pera ka dyan, gamitin mo muna para madala mo siya sa ospital. Ha? At ikaw, anong gagawin mo? Eh, syempre, babalik ako dun sa bahay nila at ipapaalam ko kay Ma'am Aurora ang buong pangyayari tungkol kay Ma'am Audrey. Wala ang anak mo. Umalis na naman siguro. At hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Dahil hindi nagpapaalam sa akin eh. Sa tuwing umaalis. Pero kung gusto mo siyang makita, hintayin mo na lamang. Hindi ko nga alam kung anong oras uuwi. Pero maya-maya siguro nandito na yon. Eh, mabuti nga siguro. Hintayin ko na lang siya dito. Pasensya ka na. Hindi kita maaalok ng kahit anong pagkain dahil hindi kaya ng katawan ko. Ay nako, bakit mabigla kang nanghina? Nadepress ako dahil nga sa biglang pagkawala ng anak ko. Ma'am Aurora! Ma'am Aurora! Dolor, saan ka ba galing? Ma'am Aurora, nakita ko na ho si Ma'am Audrey! At nasa ospital siya ngayon. Ah, ano? Dalhin mo ako kung saan ospital mo siya dinala para makita ko ang anak ko. Dalhin mo ako, Dolor. Dalhin mo ako. Nakaalis na sina Ma'am Aurora at Dolor para sundan si Ma'am Audrey sa ospital. At naiwan ako dito sa bahay para hintayin si Claudia. Maganda naman pala ang pakikitungo ni Ma'am Aurora. Pero yung mga sinasabi ng anak ko ay parang hindi magkatugma. Sinugundahan pa ng kanilang mga kasambahay dito. Tagaluto at tagalinis, sinabing buhay prinsesa ang anak ko. Taliwas sa lahat ng mga sinabi sa akin ni Claudia. Ibig sabihin, nagsinungaling sa akin ang anak ko. Ah, Claudia, bakit ngayon ka lang? Asan ka na naman ba galing? Inay, anong ginagawa?
ginagawa niyo dito? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka na naman ba galing? Gusto niyo talaga akong ipahamak sa matanda, no? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na bawal kayong pumunta dito sa bahay? Talaga bang sarili lamang ninyo ang iniisip ninyo? At hindi ang kapakanan ko, ha? Si Ma'am Aurora ang nagbabawal sa akin na pumunta dito? O ikaw? Ang matanda, siyempre! Sinungaling ka! Inay, walang epekto sa akin yung galit ninyo. Ang mabuti pa, umalis na kayo bago kayo makita ng matanda! Tingnan mo yung kabastusan mo. Tinawag-tawag mo lamang na matanda ang taong nagpapakain sa'yo at nagbibigay sa'yo ng marangyang buhay? Umalis na kayo dito, inay! At huwag niyong sirain ang maganda kong buhay dito! Yan ay kung hindi ka palalayasin dito ngayong natagpuan niya ang tunay na prinsesa sa bahay na ito! Ano? Kumusta na kayang pagsusuri kay Sunshine? Pinsan. Sunshine ang pangalan ni Ma'am Audrey? Oh. Ah, Audrey na. Kung Audrey, basta para sa akin, Sunshine. Ang pangalan niya dahil siya yung nagbigay liwanag sa nalulungkot kong puso. Eh, yun ay kung kilala ka pa rin niya pag bumalik na ang kanyang alaala. Yan na nga eh. Ayun pa lang, nasasaktan na ako. Mas mabuti pa siguro kung umalis na lang ako. Dolor? Ma'am Audrey? Nakikilala niyo na ako? Oo. At naikwento na sa akin lahat ni Mama. excuse me. San? Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Yung kinatatakutan ko. Hindi na ako makilala ni Sunshine. Kaya alis na ako. Total, hindi naman niya ako kilala eh. Edi, magpaalam ka muna sa kanya. Bilang si Ma'am Audrey. Ma'am Audrey, si Kuya Albert pala. Ginsan ko, siyang nag-asikaso sa'yo habang wala kang memorya. Paano? Alis na ako. Albert, sandali lang. Audrey, bakit? Sabi ni Mama sa akin na naikwento ni Dolor sa kanya ay Sunshine daw ang tawag mo sa akin. Ha? Na ikwento pa ng mama mo sa'yo? Oo. At malaking-malaki ang pasasalamat namin sa ginawa mo. At habang buhay ko itong tatanawing malaking utang na loob sa'yo, kaya't pwede ko bang dagdagan ang pabor na ibinibigay mo sa akin? Pwede mo ba akong bisitahin sa bahay namin lagi? Sunshine? Dahil mapa-Sunshine man o Audrey ako, wala pa rin pagbabago. Kung may nabago man, yun ay ang alaala kong kasama ka. Pero ang damdamin ko, habang kasama ka, ay hindi nagbabago. Ako pa rin si Sunshine. Pangalan ko lamang ang nagbago, hindi nang nilalaman ng aking puso. Mabuti at bumalik ka na. Saan ka pa nang galing? Linisan mo nga yung kwarto ko. Ikaw pala, si Claudia? Ma'am Audrey? Naikwento sa akin lahat ni Dolor ang ikinilos mo sa pamamahin nito. Kaya gusto kong mang dito ka pa sa bahay tumira. Ikinalulungkot ko. Dahil kawawa pala sa iyo ang mga kasambahin namin. Dahil sa iyo. Isa sa kanila ang gusto nang umalis. Dahil sa paraan ng pagkikitong mo sa kanila. Kaya sa halip na ang kasambay namin ang umalis, ikaw ang dapat umalis sa pamamahin nito. Dolor, si Albert pala, nasaan? Dito ako, mahal. May binigay lamang ako sa kotse. Albert? Claudia,
narinig mo naman siguro lahat ng sinabi ni Audrey. At kung meron man akong dapat ipagpasalamat sa'yo, yun ay ang pakikipagkalas mo sa akin. Albert! Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba mabaho ang lugar na ito? Bakit ka bumalik dito? Naroroon ka na sa malaking bahay, hindi ba? Ayaw mo nga akong paapakin dun eh. Dahil sinasabi mong mangangamoy squatter ang bahay na yon. O bakit naririto ka? Nakakaya naman sa'yo at mangangamoy squatter ka dito. Inay, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na ang mga sinabi ko sa inyo noon. Patawarin niyo ako, inay. Patawarin niyo ako. Maging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Mangarap man, pero huwag mang-aapak ng kapwa-tao. Dahil ang buhay ay parang gulong. Kung minsan ay nasa ilalim, kung minsan ay nasa ibabaw. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.